Second mass na 9 o'clock, yung medyo pamilya na mga galing
nakik nila ang diskarte. Ano mo, parang ako may pakakay ko sa kanilang hindi. Hindi. Ang open days, ang isa ko hindi ito pang Monday, may 6:30. Kasi yung reklamo ang makakaralan na masyari ko makakaralan sa isip. O siya, sige, 6:15 pa, there, makaka, 6:30 ang aming misa. Nagkatko kami, 6:30 hanggang 7 o'clock. Ang open days, yan lang po ang ilaw ko. Paliwanag ng matuhin. Diba? At pag weekdays, wala ko yung electric fan. Ito lang po. Isang buhay na ako yan. Diba? Ay, kasi kung ang usual natin mga, usual natin masisimba. Sisimba tayo sa likod, kalat-kalat. Sayang ang kurente, kung wala naman, nangyayari. Ah, hindi. Ginawa ko isang saksakan sa buhay. Hindi ko lang naman sila. Diba? 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 Yung mga meron mga inawi, meron mga banasi. So, meron mo ginagawa ko. Yun ang sobrang gusto na nakakig doon sa tabitiran. Kasi kahit ko walang electric pa, nakakig ko doon. You know what it is? Tuesday and Wednesday, 5:30 mo ng hapon. Usual ko, kukunti yung nagsisipa sa aking pag-weekdays. 25 pesos, 30 pesos, masaya na ako. Ako po. Kasi yung exhibitin doon, naglagay mo silang lahat. Ito yung MPG ko. MPG mo, lagay mo sila. Pag Wednesday mo, doon mo ang marami na nagsisimba. Ano? Wednesday, perpetual health ko kasi yan ang aking perpetual health. Siyempre, naabod ako ng 245. Promise mo yun, ang aking Wednesday. Okay? Pag Thursday, take off mo yun. Monday and Thursday. Saan po pinaka? Kaya sabi ko sa inyo, Thursday ang mga schedule ko. Monday mo, mga meeting mo, magulang kayo nalabas, yung mga meeting sa San Pablo. Pag Thursday, ginawa mo umaga, 6:30, sa karaalan ni St. Joseph. Yun mo yun. Every day, meron mo kami ka. Monday, may prayer mo kami ng for the Holy Spirit, guidance, na lahat mo ng mga teachers, dyan, hindi na pumapasok, bago sila pumasok, nasisipa. Pray po namin Holy Spirit. Pinuha namin intention. Second, ay first Tuesday, San Antonio. Second Tuesday, St. Mark de Nunez. Pinuha namin intention. Pinuha namin yung Misa. Wednesday, ay perpetual health. Thursday, St. Jude. First Thursday. Second Thursday, St. Joseph. Third and fourth, kasama rin po si St. Joseph. Friday, St. Bernard. And fifth, o yung Saturday, formation. Sa mga nabiyo rin. Prayer or location. Yung usual mo namin ginagawa dito. Kahit yung kami ko konti, ano, yun lang po. Pinakamahirap po sa aming parokya, kukunti yung ang assessor. Bato, kukunti lang po kami. Member po ng apostolato, member ng apostolato, member ng Holy Face, member po ng isa pang pamahal na Birhen, member po ng magdarasal, member pa po ng MPG. Lima po ang kanya. Wala po eh. Kukunti lang po kami. Sila lang po yung mga masisipa pumunta. Member mo ng LCM, member na rin mo ng choir. Sila. Eh, pag maganda, apostolado ka automatic. Pag matatapa ka, LCM ako. Pag hindi na ho kaya kumakya, nagawa ko yung maintain na ako. Ang ginagawa ko, lagyan ng pakapan ng blog box. Pati makamadulas ang hindi na magbasa at handa. Ganun sa handa. Kaya ako, yun ang usual. Pero madami po namin dito, kabataan. Nakukuha ko yan, yung mga bata. From altar server, may mga bago kaming choir ng mga Santa Cecilia choir, ng mga bata, at mas marami pa po kaming mga bata. Gusto mo ng tao dito may magsisimba. Yun po yun. Pero nevertheless, hindi mo sila sa pagtilingkod. Tama na mo yung ibang nagtilingkod. Ang sarap po ng buhay na ikaw ay ordinaryo makinig. Yun ang magpapasok na yung maglalagay ka ng staff na tapos na. At pagkatapos ng first Friday, uuwi na. Whether or like it or not, gusto nila o hindi, saka sila magsisimba. Yun ang gusto ng buhay nila. Bakit ko? Una, inuunan ko nila ang kanilang halang. Kaya ako sila yung matatalim dito sa katiho ng umoriente ko sila ng mga halos. Sa dyan, sa malaya, ika ang tawagin nila. Ika, 120 per kilo. Kinukuha ko, pinadala ko sa Maynila. Sa mga Chinese restaurant, doon po sila kumukuha. Yun mo ang nangangabuhay. Pangalawa, sila mo'y nagpapalaya.
Then, nagpapalayo po sila. Yun ang mga kapag dito. Pangatlo, wala ka kahit lutag na ninyo, yung mga malalaking bahay, wala ka tao. Ang mga natuto, yung mga kasang bahay. Kasi lahat mo nagtatrabaho sa Pilina. Kailan mo sila uuwi? Saturday ng hapon. Or Sunday na sila uuwi. Or galing po sila abroad. Kaya kung pagkakaroon pa ng Pasko, bago ka, doon mo ako tumatako. Kasi marami. So, kinakaroon ko, alam mo sila nagtatakilang gumagawa ako ng paraan para ko sila maingganyo na makapagsilipan, hindi sila ayos. Pero mayroon ako mga activities na hindi nila makikita kahit sa yun ang aking pangaraw sa buhay. Ayun, pinakaraw ko, sabi ko, magsimpa kayo ng December 24 sapagkat next year, hindi na ito makikita ninyo. Iba na. Diba? Oo, hindi pa ko tamang manyo. Ano yun? Wala na ako. Hindi sila na ako. Ako. Diba? Ano ko sila? Dan mo lang naman nila. Ngayon po may kapistahan na pinulita natin si San Diboterio at San Tito. Diba? Kayo na magsimpa. At kung inyo pinakita sa first reading, yung dalawa mo yun, magkabali. Magka-partner. Bakit? Sila po ay naturuan ni San Pablo. Na? San Pablo, bakit pinabirong nakita ko, conversion of St. Paul, iba ang pagbabago. Sabi nga ko eh, baga kung may nakinig sa mga misa, ibang kumilos ang Diyos. Okay? Pagka ang Diyos ang kumilos para sa inyo, ibang pagbabago. Diba? Iba ang pagbabago ang Diyos para sa mo. Eto nung nangyari kay San Pablo. Nung nangyari kay San Pablo, kanyang pagbabago doon kay sino kay kaya niya? Si Timoteo at saka si Tito. Sabi niya nga, kami nagagala. Kami masaya sa paglilingkod. Sabi niya nung gano'n sa first reading, kung inyong pinakita, mabuti kanina sa inyong misa. Kami masaya, kami nagagala sa paglilingkod. May mga tao ba masaya sa paglilingkod? Marami. Di ba ka? Pero mayroon mga tao hindi nasisiyar sa paglilingkod. Bakit? Nabibilitan. Di ba? Nabibilitan mo lang. Hindi yung binasa nga natin sa mabuting balita. Ay mga missionary ng Diyos sa pagpapahayag ng salita na
Di ba? Kaya naman tayo, humayo kayo at ipangaral ng mabuting balita. Humayo kayo at ipahaya. Pero after the mass, pumapalakpak pa nga kayo tapos na ba na misa, humayo kayo ba? Hindi ba nakakaos sa pari, parang paka na eh. Di ba? Kasi hindi na iniintindihan na yung last part ng misa sa paghayo na yung napakinggan, yung natutunan ng isa sa buhay na sa pag-uwi. Ay pagkatapos, hindi pa tapos pag salita ka rin, parang paka na. Parang programa na ang pinagawa, di ba? Hindi na nga pinapapalakpak, palakpakar pa rin ang mga tao. Kasi tapos na, kumbaga ako, dalawa ko yun eh. Pagpalakpak ng tao, it's either na, ay salamat, tapos ka rin. Di, o kumapalakpak sapagkat na unawaan ang salita na Diyos. Tayo'y masaya kasi una, pinakinggan natin at tamang bahagi ng salita ng Diyos. Pangalawa, binigay sa atin ang mismong katawan ni Cristo. And that is duty. Brave enough to trust on God. Kahit sa ito bahay, ang pinagtitiwalaan ay itong magagawa ng apostolato sa misyon ng buhay ng Diyos. Napakadami ko rin. Sa ito pa lamang, napakadami din ang gagawin sa ito buhay. Kung kanila ang buhay, hindi mag-iisip ko ano gagawin, yung inyong pagkatao, yung inyong kawan, katawan, normal na kay Diyos. Kung kayo po ay sanay na maraming ginagawa sa inyong buhay, hindi po kayo makakapagpapalitan nito. Diba? Pero kung kayo ay sanay na walang ginagawa sa bahay at ang simbahan lang ng pagpalipas ng oras, maiinip po kayo. Boring ang apostolato. Kung bawa naman ako, magkakantay. Unang sangka pa, naglilipay. Pinaglilipay mamol, hindi maintindihan dito sa aking parokya. Mahuwi dumating every Friday may holy hour. Sabi ko yung pinapakato. Tuwing pinamis na lang yung lulubogas dito, di lima naman ang natating. Tapos yung natating, magbibisa na, huli pa. Sabi ko yung gano'n, ah hindi. Sabi nyo kung aking presidente. Pagdating nyo mga hindi, magdasal kayo kung gusto nyo magdasal. Every first Friday nila ang holy hour. Kali ko nag-holy hour ko, ako ang nagbibig. At yung una, pangalawang sangkapat sila na doon. Eh, pagkatapos ko, nakatapos sa likod, ako ay nakapag-umpisa sa mga maganda. Ayun, at yun din na ipinumpisa, at yun din. Walang nagkakabago sa upo, at ang nabakante, at ang buumpisa ang upo pa. Ay, di ko nandun. Tapos ko yung mga mikropono, nagligid. Eh, pag naglibig, yung mga matatanda, hindi nagpapasa. Ay ano lang, hindi titigil lamang kayo lamang muna niyang papel. Ang ginawa ko, tinagdalan ko ng, ano yun? Yung nasagot, di ba mo dalawahan, isa dalawa. Kayo'y sumagot! Sabi ko, huwag na sumagot kayo. Hindi yan nagsasalita, kayo ang magsasalita. O, hindi ko sila nasagot. Hindi mo tayo yung nagtuturo sa Diyos kung ano yung gagawin namin.
Puhunin gagawin niya. Sometimes, ganoon mo tayo eh. Masyado tayo maaama sa ating mga kapwain. Diba? Kapag po tayo marami ng nalalaman, kapag po tayo marami ng gawain, kapag po tayo marami ng aspeto ng buhay, tayo minsan din na natin napapansin. Tayo po yung nagtutulong sa Diyos. Lord, ganoon ang gawin mo. Yung humo tayo po yung dapasad, Lord. Sana natin umaling na pag umaling mo, ganito ang aking gagawin. Lord, pag po ang aking anak ay umaling, ako ay magsisimba ng araw. Tayo ay nagtutulong sa Diyos. Pag po, sabi niya namin, we are not the ones that can teach God what to do, what we need. He knows better than we do. Siya ang mas makakalam kaysa sa atin. Diba? Yun ay sinasabi para sa atin. Bakit kung ano yung mas makakalam kaysa ng Diyos? Kung sino ang mas makakalam ng aking gawain, hindi na makasugado, yan ay ang Diyos. Kaya ako natin pangunahan ng Diyos sa ating buhay. Kapag pinunahan natin na tandaanin, malaki ang epekto. Diba? Pag pinunahan natin ng Diyos, malaki ang epekto. Usually, kung gano'n tayo magdarasal, eh, no? Tayo hindi nagbigay sa ating pagdarasal. At kapag tayo ay hindi pinagbigay ng Diyos, tayo pa yung matatakbo, kapag nangunahan natin. Hindi naman magbigyan tayo, kaya tayo may muling magtakbo. Diba? Pero kung tayo hindi pinagbigyan, napakasaya ng buhay natin. Diba? Napakasaya ng buhay natin. Pero pag tayo ay hindi pinagbigyan ng Diyos, nako, magtatakbo tayo sa bahay. Na, pag tayo hindi pinagbigyan, tayo magtatakbo. Kasi gusto natin, pero yung gusto ng Diyos, iba. Huwag natin hayaan ng Diyos ang mag-adjust. Diba na? Alas 7 ang misa. Ginawa ko ay ini-advance ko ang relo, 10 minutes. In-advance ko na ako ng 10 minutes, talagang pakikampana. Kung alas 7 nag-misa ako, magkakampaba, bakit? Kuli na ba ako? Kayo ang muli, nag-misa na ako eh. Oh. Isinanay ko mga tao, mag-advance ng 10 minutes. In-adjust ko muli ng sato sa oras, maapag na nakikita. Think about that, bakit? Nag-misa na ba? Ako hindi? Bakit? Patatlim ka na! 7:10 na! Bakit nag-minisa na ba? Sino nag-minisa? Sabi mo ba, wala. Hindi ako late. Hindi ko lang sinasabi sa kanila, hindi nag-adjust ko. Pag naling muli mo sila, adjust ko naman. Ganun lang muna natin. Sabi ko, kapag ng mukha natin, pag tayo ay may pupuntahan, ang aaba natin kumising. Pag may mga entry, ang aaba, pagka magsisimba, kamo pa ng kamo, kamo kabihis, ay hindi. Bakit? Si Lord ba mag-a-adjust kapag tayo magsisimba? Si Lord ba'y nag-a-adjust kapag tayo bibigyan ng blessing? Malaka. Pag hindi angkop sa atin, hindi bibigay ang blessing na. Pero pag yun ay naaangkop sa atin, ibibigay. What we need, we know, He knows better than we do. And we have to trust on because His ways is not our way. Yung kanyang pagbaraan, hindi natin pagkatagaan natin. Sabi ko nga sa inyo, ibang dumiskarte ang Diyos. Yung mga aayaw sa pinipili ng Diyos. Yung gusto paglingkod sa Diyos. Yung ang hindi natin pinipili. Na, iba ko ang Diyos eh. Iba, yung mga pinag-aayaw. Kung sino pa rin ang aayaw, sabi ko mahal sa mga taga-Balian na gagaling sa Santa Rosa, sa Balibago, nung sinabi mo sa akin ng parish priest, doon ko pa rin magiging parish priest na ha? Bakit ko? Ako ay pangapapataon lamang. Isang dadali, doon sa Balian, malayo, bakit doon ako? Ay maliit yung simbahan. Kaya ako parang ulit, bakit nakatago? Nung nandito na ako eh, kung doon mo hindi nagsasakyan, dito, okang ng palaka. Pero ako na, tutol ka, oka. Ano yung hindi? Ang ginawa ko, yung may kagalaga ng dalawang asok ka, askal. Pag na ako, pakinahabol yung palaka, hindi ko isang palaka. Pagkakaw, wala ka ingay. Pag-a-adjust ka eh. Hindi ang Diyos ang pag-a-adjust, ikaw ang pag-a-adjust. Sa pagkakit ng Diyos, para sa akin. Diba?
sapagkat ang buhay is an opportunity. Benefit work. Maraming benepisyo ang buhay. Diba? Kung sa pagtawag lang ng Panginoon, marami. Kung sa pagiging apostolado, maraming benepisyo ang apostolado. Ng pangalangin lamang, apostolado, maraming benepisyo. Pangalawa, napakaganda ng buhay. Diba na? Napakaganda. Ito lang kung yung hindi nakikita ng iba. Bakit ako mong problema? Bakit ka manunungkot? Bakit ang unong ko? Yung yung pinangamuro ng January, nung ako'y nagpilisa ng mahalali rin, sabi ko sa sarili ko, this is my first month, this January pa. And I promise sa iyo, hindi nagiging ang ulo ko. Ay, magkamali na ang aking mga miyembro ng samahan, kahit na sila'y makukulit, hindi na ako iinit ang ulo. Yun ang pinangako sa mga sabi, napakaganda ng buhay. Bakit ako papaka-stress? Nauubos ang ulo na lang. Diba? Diba na dapat ako'y maging masaya sa pagkatang nagbibig ko? Sabi nga, natatandaan ko yung ano, yung sinabi ng isang matandang pari. Bakit ko papagalitan yung mga nagbibig ko sa simbahan? Sila nagbibig ko kasi walang bahaya. Sila nagbibig ko sa mga gusto ng pari ko. May gusto ko sa mintay ka, iigit ng mga ulo, kakakapang pasayaw, pasaway. Yung gusto ko sa mintay, so yun lang yung tumatalak sa akin. Bakit ko pagkagalitan sila? Huwag lang pinakaanusin ng kabalitan. At pag inanusin ng kabalitan ko, ipag-usapan ko. Hindi na magkapagin yun, kundi dignidad ng isang tao. Why? Life is beauty. Admire. Diba? Enjoy! Sa iyong buhay, habang kayo bata pa, kayo. Habang kayo'y panlakas pa, bumala kayo ng bumala. Kayo'y tapos na. Tapos na kayo sa pag-aala.
Doon kami pumunta sa Kulungan last December, yung aking pinaalay na si Pagdabin sa Provincial City Jail. Hindi ko ako makalapit sa mga nakakulong. Bakit? Ako'y nakakulong. Bakit? Meron mo kabarangay na nandoon. Sabi ko sa akin sarili, anong nagawa ko bilang parish priest para sila'y natulungan? Wala. Then, sila'y natulungan. Pero pa dito sa Kulungan, dahil hindi nandoon, anong nagawa ko bilang sa parish priest? Ako maging sapat na yung aking pag sinasabi, parang awan. Sabi ko sa kanila, parang awan nila. Hanggat ang inyong mga anak ay nasa inyong pangbutin, ang nagawa ko nila. Kasi ako yung may lumapit sa akin, puro tato na ganyan, na mabuting lalaki, may kaya sa buhay. Nakalo, because of drugs. See? Kala natin yung pagpatay. Hindi ko malamitan, hindi ko malam mabigyan ng ganito. Pag wala akong pera, wala akong silang kami. Kaya mo, oh ito, kahit equipment, pinagbibigyan po yung mga barangay. Dito. Ilan mo ang aking taking pagkani. Tapos yung mga bigas, mga kape, yun mo ang aking mga inialay mo ng aming mga parokyana sa pagdating, doon ko ko tinanak. Tinakita ko buhay. Diba? Kapag hindi kayo natin sa buhay. Kayo'y nakakulong lamang dito sa inyong tahanan at wala kayong pakita. That is this. Buhay. Diba? That is life. Yan. Paano? Kasapagal ang pagdilingot ng Diyos doon, meron pinaglalaman. St. Paul, Timothy, and Tito, pinaglaban nila ang pananampalataya. Yung shifting, kung bagahaway itong kamay na ito, sa nakakilala nila ang Diyos, kalunguhan sa kanilang buhay. Hindi mo tanggalaan ng pagkawago, kalunguhan na makilala ng Diyos, totally, yung pagiging masama, wala na. At yun ang kanilang pinaglaban, sapagat yun ang buhay. Para sa ating mga postulado, paglaban ninyo ko kayo mga kapikip, hirap ko yun. Nakapapigil. Hirap ko. Maaari ka lang lang na yung mga mata. Nakakastress pa kasi mo. Ilan ko. Sila na hindi na inaya. Diba? Hindi na ipaglata. Baka matuloy ang bikin. Mahirap. May pagkakastress pa akong mata. Diba? Yun mo sa atin. Ano po? Sapagkat yung pagiging ako sa lato, hindi lang tayo sa akin. Lalo mas na. Kasi pag hindi kayo lumabas,